First time kong magkaroon ng cyclo computer. To be completely honest, pinili ko lang ang CATEYE Quick dahil ito ang pinaka-cool sa aking paningin. Bilugan siya, kaya medyo kakaiba siya sa kinasanayang square or rectangle cyclo computers. Simulan natin sa unboxing ang video na ito. Binili ko ang item sa Shopee under sa store ni On The Trail PH. Link sa description below. Napakakapal ng protective wrapping. Wala akong masabi. Matapos ang ilang layer ng bubble wrap, binalot pa ng dyaryo na parang daing yung pinaka-item. Medyo redundant pero para sa akin, sign ito na seryoso si seller sa kanyang negosyo. Sa loob, buong-buo ang box at ang tatalas pa ng mga edges. Good job, Mr. On The Trail PH. So, ano ngayon ang gagawin ko sa dyaryo na to? Ito naman ang mga kasama sa package. Siyempre, nandoon ang main unit na nakakabit na sa bar mount. Nandoon ang sensor, ang magnet na kinakabit sa spokes, dalawang zip ties, rubber padding ng sensor, rubber padding para sa bar mount, and of course, ang instruction manual. Napakaganda ng build quality ng main unit at ng components. Iba talaga ang made in Japan. Bago tayo mag-initial setup, weight weenie alert muna. Pumatak lang ng 25 grams ang mismong unit with mount. Napakagaan. Kung kasama naman lahat ng parts na mapupunta sa bike including mounting hardware, 49 grams lang ang total. Not bad. Mas mabigat pa yung itlog na kinain mo sa 7-Eleven bago ka pumadyak. Napakadali lang din ng pag-setup ng CATEYE Quick. Ang una at pinaka-importanting data na kailangang iset ay ang tire circumference ng bike mo. Pinadali na ng CATEYE ang process. May rim and tire size chart sa manual. At dahil 29 ang rims ko at 2.2 ang gulong ko, 2298 ang kailangan kong i-input. Sa data na ito, syempre nakasalalay ang accuracy ng cyclo computer dahil wala namang GPS yan. So, ang distance at speed ay binabase lamang sa dami at bilis ng bawat revolution ng gulong. After ng tire circumference, time display format and clock naman. Medyo self-explanatory kaya pwede na tayong dumiretso sa install. Tanggalin muna ang main unit sa bar mount para mas madali ang install. To do this, press lang ang maliit na release lever sa likod, then slide up ang unit. Pwedeng ibuka ang handlebar mount kaya hindi na kailangan tanggalin ang grips at controls. Sikipan lang ng light pressure ang screw, just enough para mawala ang kalog ng mount. Mas advisable din na idikit sa stem ang mount para sentrong-sentro ang unit sa handlebar. Next na ang speed sensor. Ang speed sensor ay kinakabit sa lowers ng fork gamit lamang ang zip ties. May rubber pad between the fork and the sensor to absorb vibration at para hindi ito dumulas. Ayon sa manual, walang kaso kung sa right side or sa left side ito ikakabit. Ang mas importante ay within the signal range ito ng Quick. Ang signal range ay may maximum of 70 cm. Finally, ikabit na ang wheel magnet sa isang spoke ng rim. Thumb screw lang ang magnet kaya hindi na kailangan ng tools. I-check kung naka-align ang magnet sa sensor. Tapos, i-adjust naman ang sensor or itulak ito papaloob para within 5 mm siya sa wheel magnet. Dapat halos magbanggaan ang dalawa. Of course, malalaman mo kung gumagana na by lifting and spinning the front wheel. Sa puntong ito, dinerecho ko na sa road test. Ang una kong gustong malaman ay ang accuracy ng odometer. Pinagsabay ko ang Strava at ang CATEYE. Sa first stop, 2.83 km ang Quick habang 2.7 ang Strava. Sa second stop, 10.02 ang Quick habang 9.9 km ang Strava. Sa third stop naman, 9.33 ang Quick habang 9.4 ang Strava. Ito naman ang final results.
Total distance sa Quick ay 36.56 kilometers at 36.34 sa Strava. Average speed sa Quick ay 18.5 kilometers per hour while 17.9 naman sa Strava. Max speed 43.5 kay Quick at 43.2 kmh kay Strava. At finally, moving time kay Quick 1 hour 58 minutes 0.27 at 2 hours 1 minute 0.36 naman kay Strava. Ang verdict, parating gustong makalamang ni Quick kahit katiting lang. Isa-isahin natin ng mabilisan ang lahat ng features or modes ng CATEYE Quick. Nandun syempre ang trip distance or current trip odometer, average speed, maximum speed, total distance or main odometer, clock, at total moving time. Siyempre, yung mas malaking number sa taas na hindi napapalitan, yun ang speedometer. Yung maliit na arrow naman sa tabi niya, indicator yun kung mas bumibilis ka sa average speed or lower. After ng road test, nag-trail ako ng konti para malaman kung madidiskaril ang mga components. Hindi naman nagka-problema. Natalamsikan din ng konting putik ang sensor at magnet dahil basa ang trails. Hindi dapat ito problema dahil all-weather design din naman ang CATEYE Quick. Pero sige, sagarin na natin. Kahit bagyo pa yan. Bilang first cyclo computer ko, masaya ako sa aking napili. Maganda ang form factor, super compact and lightweight, at napaka user friendly. Kung bibigyan natin ng konting negative, siguro ito lang yun. Dahil 2 lines lang ang display ng Quick, madalas kang mapapapindot dun sa main button niya. Dito ako napaisip na siguro sarap buhay yung mga nakamalaking cyclo computer, kasi nandun ka agad lahat ng information. Maliit na bagay at mga karirista lang siguro ang maaapektuhan nito. Other than that, panalong panalo ang CATEYE Quick. Ako nga pala si Mark, thanks for watching, and until the next upgrade.